Morning. Good morning, everybody. Morning. Parang inaantok po ba tayo? Good morning, everyone. May invite everybody to stand. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga? Parang medyo mahina tayo. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga? Amen. Alright, sige, let's pray. God, we thank you for mercies that are new every morning. God, I thank you that you are here. Father, I pray that as we come into your presence, Lord, I pray that we would give our hearts, we would give our minds, we would give our purest worship to you. And would you have your way in Jesus' name, and everybody say, put our hands together. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Listen. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good, you are good, you're good to me. To the verse 2. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans deep only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. You go. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good, you are good, good to me. We'll sing the second. Here we go. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans deep only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good, you are good to me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good, you are good to me. With a cry of praise, my heart will proclaim, you are good, you are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good, you are good. Come on, sing. With a cry of praise, my
heart will proclaim, you are good, you are good. In the sun or rain, oh, my life celebrates, you are good, oh, you are good. With a cry of praise, with a cry of praise, oh, my heart will proclaim, you are good, you are good. In the sun or rain, oh, my life celebrates, you are good, you are good. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good. You're good to me. Can we give him praise? Ng aming lahi,
mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Minsan pa, dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig kong alay sa aking noon hanggang ngayon. Nakita ka, O Diyos. Nakita ka, O Diyos. Together, let's sing. The king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. 'Cause you are good, you're good. Oh, 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 let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my soul. Sing it one more time. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my soul. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my soul. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Come on, church, you sing, you sing. You're never gonna let me down.
you're never gonna let, you're never gonna let me down. Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan Niya ay ihayag at ang ngalan Niya'y purihin ang lahat. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. At tunay na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And the Lord is not just good in our life, but the Lord is good also to this church. Last July 28, nagkaroon po tayo ng face-to-face prayer night to culminate ang ating isang linggong pagdarasal at pag-aayuno. And during the prayer time, we asked those na nandito na manalangin for a word from God for their family and a word from God for the church. At nais naming basahin ngayong umaga ang ilan sa mga mensahe ng Panginoon para sa Beginnings Church. First, Beginnings Church, you are mine. First and foremost, you are mine. It's not what you do, but it's who I am in you. Second, God's salvation for all. And this person said na ipinakita ng Diyos sa kanya a glimpse of Philippians 2 verse 10 to 11 that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Babasahin ko po sa Tagalog ang Philippians 2 verse 10 to 11. Upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa kanya at kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon
sa ikapupuri ng Diyos Ama. And lastly, obey, obey, and obey. This is the word of God for this church. That first and foremost, itong simbahan na to, we are reminded that it's all about God. It's all about Jesus. No one can claim any of us for this church because in this church, walang ibang itataas kundi ang pangalan ni Jesus. Hallelujah. And through this church, the Lord will use this church to reach out for more people. People na sasamba at luluwalhati sa Panginoon. And all of us, we are called to obey, obey, and obey. Whatever it is that God is doing and God is calling upon our lives today. Whether it's in the ministry, in your personal life, reaching to the people around you, to your family, to your friends, we are called to obey. And I pray that this morning, we will have that heart of obedience unto God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay na napakabuti mo sa beginning church. And Lord, we continue to declare that in this church, no other name will be lifted upon the name of Jesus. Lord, that through this church, Panginoon, maraming tao ang makakakilala sa iyo. That you will use this church, Panginoon, to reach more people, to reach the nations for your name. And today, Father God, we pray, Panginoon, that you instill in our heart that obedience to you. Yung pagsunod, Panginoon, sa kung anong plano mo, sa anong kagustuhan mo sa aming mga buhay. And Lord, if you are calling people to the ministry today, Lord, we pray na hindi sila magdadalawang isip na sumunod sa iyo. And Lord, today, you are showing us faces ng aming mga kaanak, ng aming mga kaibigan, katrabaho, kaeskwela. And Lord, we pray that if you're calling us, Father, to reach for them, to share the gospel to them, Lord, that we will also obey. Because Lord, as we experience the best gift that we've ever received, God, is yung makilala ang iyong anak na si Jesus. And we also wanted to share that gift, Father, to the people around us, especially to our family and friends. And so, Father, allow our hearts to obey this morning. And tunay nga, Panginoon, na napakatapat mo sa aming mga buhay. And so, we just wanted to worship you. We just wanted to honor you and glorify you. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Makakaupo na po tayo at ihanda po natin ang ating sarili for communion. Ngayon po ang unang araw, ang unang linggo ng buwan ng Agosto, and every first Sunday, it's actually a special day dahil nagtitipon-tipon tayo bilang isang pamilya upang alalahanin ang ginawa ng Panginoong Jesus. Hayaan niyo po akong basahin ang isinulat ng Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto in 1 Corinthians 11 verse 23 to 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. In verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. We come together as a church family, as a faith community, upang alalahanin ang katawan ni Jesus that was pierced, crushed, and nailed. At ang dugo niya that was shed on that cross, lagpas 2,000 taon na ang nakalipas. Inaalala natin ang pinakamatinding sakripisyo ni Jesus upang tayo ay mapawalang sala sa kasalanan. Ang communion, hindi ito isang ritual na atin lang ginagawa. Sa halip, ang communion ay paglalaan din ng oras na marinig ang Panginoon as we fix our eyes on Him and ultimately, do what He says. Ang communion,
hindi ito isang obligasyon. Bagkus, ito ay isang celebration. We celebrate Jesus kung paano niya binigay ng buo ang kanyang sarili para mabigyan tayo ng isang mas mabuting buhay, isang panibagong simula, at lumikha ng isang relasyon sa Panginoon. At ang communion ay isang pag-aalaala, isang pag-alala ng punong-puno ng pagmamahal. Ngayong umaga, sa ating pag-alala ng may pagmamahal para sa ginawa ng Panginoong Jesus, tayo din ay pinaaalahanan ng Apostol Pablo in 1 Corinthians 11 verse 28 where he said, "Kaya't dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa." Tayo po ay mananalangin at hihingin natin sa Panginoon na siyasati niya ang ating mga puso at tayo ay kanyang patawarin sa mga ating pagkukulang at sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanya. So let's pray. Heavenly Father, we thank you for this time that we can come together as a church family as we take communion. Lord, siyasatin mo ang aming mga puso. At kung meron kang nakikitang mga bagay na hindi kaaya-aya, Panginoon, patawarin mo kami. Patuloy mo kaming linisin, Father God. And allow us to get to know you more, Heavenly Father. Allow us, God, to do your will above all. Maraming salamat, Father, as we take this bread and take this cup, Panginoon. Lord, we remember you today. We remember kung paano ka namatay sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa amin. So, Father, we are forever grateful for the things that you have done. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Communion is coming together. And so, as a faith community, all together, let's partake of the bread. Let's partake of the cup. At gagawin po natin ang communion hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Jesus. Let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, for this time of remembrance. That we can just remember, Panginoon, lahat ng bagay na ginawa mo para sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we remember the time bago ka namin makilala, kung paano sobrang gulo ng aming mga buhay, kung paanong lugmok na lugmok kami sa mga problema. And then, Father, you gave us an opportunity to come to know you, to come to know your Son, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, dahil mula sa araw na yon, nabago ang aming mga buhay. And so we remember today, God, what you've done on the cross. Maraming salamat, Father, that even after so many years, months, Father God, from the time that we have surrendered our lives upon you, you have remained faithful upon us, God. You have been a good, good Father unto us. Lord, patuloy mong gamitin ang aming mga buhay sa ikaluluwalhati at ikalalago ng kaharian mo. Maraming salamat, Panginoon. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. So, the coming months po is very exciting for this church family. So, we like to share several announcements. First of all, we have our Encounter God Retreat 2 on September 2 to 3. So, kung tapos na po kayo na mag-take ng EGR 1, so we invite you to take our Encounter God Retreat 2. That will be from September 2 to 3. This is a two-day out-of-town na retreat po. It's a life-changing retreat. Lahat po ng nag-EGR2 can testify to that, how life-changing it is. So, ma-experience po natin yung presensya ng Diyos, ang kanyang pagmamahal, grace and mercy in a very profound and personal way. Ito rin po, ang retreat na ito is also an avenue na kung saan God does a deep work sa buhay ng bawat isa sa atin as we surrender our fears, doubts, and struggles to God. Ma-receive natin yung healing, freedom, and victory na ipinagkakaloob ng Panginoon. So our registration fee is, since this is an out-of-town po, is 1,500 per person. So you may register at the lobby
or in the QR code shown in our EGR2 social media post. And next Sunday also is our Family Worship Sunday. Can you say that with me? Family Worship Sunday. Yes. So to all parents, no, inaanyayahan po namin kayo na dalhin ng inyong mga anak dito sa ating worship service so we can come together as a church family. So maganda rin po yan na habang bata pa po ang inyong mga anak, ay matuto na sila, no, kung paano talaga magpuri sa Panginoon. So kanina sa ating communion, inaalala natin ng may pagmamahal ang ginawa ni Jesus. And speaking of love, in one of Jesus' sermons on the mount na kanyang binahagi sa Matthew 6 verse 21, kanyang sinabi, "Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso." Alam ni Jesus na ang puso ng tao ay mapanlin lang at ang katapatan ng tao ay maaaring mahati kapag ang ating puso ay nasa maling mga bagay. Kapag pinili nating ilagay ang ating pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala sa ating earthly possessions at pera, we have been reminded na hindi naman masama ang pera, bagkus ang labis ng pagmamahal sa pera ang hindi tama, lalo na kung pinapalitan nito ang Panginoon as our first priority. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang Panginoon ang ating pinaka-importanteng kayamanan na ilalagay natin sa ating puso. At gaya ng kayamanan, kailangan natin itong hanapin hanggang sa ating matagpuan. Kaya ngayong umaga, seek first His kingdom at unahin din natin siya sa aspetong pinansyal. So let's pray. Heavenly Father, as we give our tithes and offerings, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga kaloob. Tanggapin mo ng buong puso, Father God, ang mga kaloob namin, Panginoon, na aming inaalay sa iyo. And we pray, Father God, that you continuously bless us, Father, in whatever way, whether it's financial, physical, mental, emotional, even the spiritual aspect, God. Lord, would you bless us, Panginoon? Lord, inihahandog namin ito sa inyo ng aming buong puso dahil tunay, Panginoon, na ikaw ang yaman, Father God, na patuloy naming hahanapin, Father. Maraming salamat, Panginoon, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Maaari na po tayong tumayo at ilagay po natin ng ating mga kaloob sa ating mga offering box. God bless you as you give. God bless you all as you continue to give every tithe, every offering po na inyo pong ikinakaloob ay duly accounted po yan lahat. Lahat ng pumapasok, lahat ng lumalabas. And lahat yan po ay ginagamit for the glory of God and for the expansion of His kingdom. Good morning, good morning. We've missed you the last few Sundays. Kami po ay dumalaw naman sa Beginnings Church, unang-una sa Pasay, 2 Sundays ago. And then last Sunday naman sa Sukat, Paranaque. As your pastors began this new series on the book of Ephesians. And I pray na nabe-bless kayo sa nakaraang 2 linggo sa pag-aaral po ng Ephesians. Matatapos po yan until the very end of the month of August. So just a quick background, ano? Ang aklat ng Efeso ay isa sa 13 sulat na ginawa ni Pablo. Very prolific writer, si Apostle Paul. He wrote 13 letters, or at least yun yung nag-survive, no? Kasi apparently, meron pang mga ilan siyang isinulat na nire-refer niya, pero mukhang hindi na naipasa, kumbaga. And isa rin to sa kanyang prison epistles. Yung Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon ay isinulat niya habang siya ay nakakulong. Imagine niyo yun, ano? When life is going well, ang sarap magsulat sa mga kakilala natin, you know? We send notes, "Hi, how are you doing? God bless you." Pero kung ikaw ay pinagdadaanan ng mahirap, baka siguro wala kang maiisip na magsulat pa ng sulat para sa iba. But Paul, when he was in prison, he wrote letters. Tulad ng ibang sulat ni Pablo, ito ring aklat ng Efeso, nagsasaad sa atin kung ano ang ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. So, in every letter of Paul, palagi niya yung pinapaliwanag. What did Jesus do to save us? And how should we respond? Usually, yung first 3 or 4 chapters, yun yung ano yung ginawa ni Jesus para tayo maligtas. And then, sa bandang kalahati ng sulat,
paano naman tayo dapat mamuhay. So the last two Sundays, ang mga pastors po natin dito, yung unang-una, yung chapter 1, yung spiritual blessings in Christ, blessed na blessed talaga tayo sa Panginoon. Sabihan mo yung katabi mo, blessed na blessed ka. Di ba no? Talagang blessed na blessed ka eh. Kasi pag binasa mo yung chapter 1, lahat ng pagpapala nandoon. Sa chapter 2, pinaliwanag naman niya kung paano tayong iniligtas ni Jesus. It is by grace you have been saved through faith. Ngayon, nasa chapter 3 na tayo. So, you can follow along. Sa English ko po babasahin at ipapaliwanag ko na lamang po sa Tagalog. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you, Gentiles. So, sino yung ina-address niya? No? So, katulad ng maraming lugar na kung saan nagtanim ng simbahan si Apostol Pablo, hati ang tao. May Jew, may Gentile. A Jew is a child of Abraham, Isaac, and Jacob. Yung linya na yun. Yun yung mga Jew. Anybody else is a Gentile. Lahat ng iba-ibang lahi, Gentile na yun. If you're from Iran, Gentile ka. If you're from Greece, Gentile ka. If you're from Rome, Gentile ka. And if you're in Ephesians, the Ephesus, karamihan ng tao doon ay Gentile. So maski saan pupunta si Pablo, nag-aaral siya, may mga maliligtas, assemble niya into a church, katulad nito, halimbawa, Beginnings Church. Pero, meron siyang, ang puso niya, bagamat siya mismo ay Jew. Malapit ang puso niya to the Gentiles because he feels like yun talaga ang tawag ng Diyos sa kanya, abutin yung mga taong talagang napakalayo sa Diyos. No? So, verse 2 sabi niya, surely you've heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is the mystery made known to me by revelation as I have already written briefly. So yung word na mystery na yan, mamaya, hihimayin natin at pag-aaralan natin ng mahigi pa. Verse 4, in reading this then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. So pangalawang beses na, no? Mystery. Which was not made known to people in other generations. Yung mga naunang lahi, hindi pa nila narinig to. So kayo pa lang ang nakakarinig ngayon. But is now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. Verse 6, this mystery, ayun na naman, mystery na naman, dami misteryo, sinasabi ni Pablo, is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel. Na pareho na pala, kung ikaw man ay Jew or Gentile, tagapagmana ka na ng kaligtasan ng Diyos. No? Heirs together with Israel, members together of one body, iisa lang ang katawan ni Kristo, and sharers together in the promise in Christ Jesus. So wala nang hierarchy, mas mataas, mas mababa. Hindi, sama-sama na tayo, pinag-isa na tayo ng Panginoon. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Verse 8, although I am less than the least of all the Lord's people. Ba't kaya ganun ang tingin ni Pablo sa sarili niya? No? Ako yung pinakamababa sa lahat. Kasi unang-una, inaamin naman niya, hindi naman siya part ng original 12. Yung original 12 na tinawag ni Jesus na maging mga apostol, hindi siya bahagi noon kasi hindi pa siya mananampalataya ni Jesus nung panahon na yon. Later pa niya makikilala si Jesus after ng ipako, mabuhay ulit. Doon lang niya nakilala si Jesus afterwards. So minsan ang si Pablo, ang pangpakiramdam niya, yung mga nakakilala kay Kristo noon pa, mas nauna na kayo, kumbaga. Ako, I am the least, sabi niya. And yet, even though I'm the least, this grace was given to me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ. And to make plain, na ipaliwanag ko ng maayos to everyone, the administration of this mystery, which for ages past, nung nakaraang panahon, was kept hidden in God who created all things. Verse 10, His intent, ang tunay na layunin ng Diyos, was that now, through the church, tayong mga ligtas ng Panginoon, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Verse 12, at ito pong verse 12, mamaya talagang ito ang ating pagtutuunan ng pansin dahil ito yung culminating nitong passage na to. Basahin mo nga ng malakas, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. I ask you therefore not to be discouraged because of my sufferings for you,
which are your glory. Kasi yung iba na naiisip nila, naku, kawawa naman si Apostol Pablo, nakakulong, he is suffering, nakaka-discourage tuloy kasi pag yung leader mo ay nakakulong. Di ba parang, sino na maglilid sa atin kung nakakulong siya? You know? So sabi ni Pablo, huwag kayong mag-alala kasi ang banghelyo hindi na ikukulong. Amen? Di ba during the pandemic, no? We are all on lockdown. But the gospel was not locked down. Amen? The gospel continued to be preached on the airwaves, kumbaga online. So manalangin po tayo. Panginoon, ihanda mo po ang puso't isip namin na marinig ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kumikilo sa aming buhay sa umagang ito. Lord, let your word go forth in the power of your Spirit and penetrate our hearts and minds so that we can have faith to believe that this gospel is now for all of us. In Jesus' name. Amen. Amen. So, tingnan natin tong salitang mystery. Sa Greek, mystery yun. Alam nyo, marami talagang Greek na naging English. Pinilitan lang yung spelling. No? Pansinin ninyo, no? 4 times dito sa passage na binasa natin. The mystery made known to me by revelation. The mystery of Christ. Mystery through the gospel. The administration of this mystery. At sa ibang bahagi ng Biblia, pakihinaan mo, anong konti, nag-i-echo ako. Sa ibang bahagi ng New Testament, mababasa natin na mayroon ding iba-ibang verses ginagamit yung mystery. Mark chapter 4:11, the mystery of the kingdom. Ephesians 1:9, the mystery of His will. Ephesians 6:19, the mystery of the gospel. Colossians 4:3, the mystery of Christ. 1 Timothy 3:9, the mystery of the faith. Sabihin mo yung katabi mo, parang ang daming misteryo, no? There's so many mysteries. Pero actually, isa lang yun. Iba-ibang pamamaraan lang ng pagpapaliwanag ni Pablo, pero isa lang ang tinutuntun niya. So isipin natin, ano bang, pastor, ano ba yung mystery na yan? Dictionary meaning. Kinonsulta ko si Webster. Sabi niya, something not easily understood or explained. Yun, that's a mystery. Pag hindi mo maipaliwanag ng maigi, hindi mo maintindihan, mystery nga. Kaya di ba sabi nga, the mystery, yung the Holy Trinity is a mystery. Kasi maski na papaano mo pang ipaliwanag, parang hindi mo maipagtugma. One God, three persons, Father, Son, and Holy Spirit. And yet there are not three gods. There's only one. And yet, the Father is not the Son, the Son is not the Holy Spirit. So paano nangyari yung three in one? Until na-invento yung kape, then naintindihan natin, pwede pala talaga. Okay? Kasi nung unang panahon, hindi mo maisip na pwede, no? Parang three in one. And then inimbento ng Nescafe. Ayun. So ngayon, pwede pala. Okay. So a synonym of mystery is enigma. Parang hindi mo mag-grasp, no? Pero in the New Testament, mas malalim pa. Something that was previously hidden and incomprehensible, but is now being revealed and explained. So apparently, yung tinutukoy ni Pablo, noon, nakatago, noon, di maintindihan, pero ngayon, pinapahayag at pinapaliwanag na ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya, once you come to faith in Christ, parang may light bulb na, ting! Hindi na siya mystery. Magigets mo na. Until you come to faith in Christ. I remember this illustration. No? Somebody shared this story. Meron daw lumapit sa isang pastor. Sabi niya, Pastor, I have so many questions. What about this? What about this? What about that? Sabi niya gano'n. So tinanong nung pastor yung tao, have you surrendered your life to Jesus Christ? Not yet. Well, let's pray right now that you will. So nagpray silang gano'n. Tapos sabi nung pastor, sige, go home and pray. And then next week, you can bring back the same questions. Pagdating next week, what has happened? What are your questions? Sabi niya, it's okay, Pastor. I think I got it na. Yeah. Because faith in Christ unlocks some of these mysteries na hindi natin magets. And kung hindi mo man magets, your faith enables you to accept the things you are not able to comprehend. Amen? Kasi hindi naman lahat sa mundo ay may papaliwanag, di ba? So, today, you know, I want to walk you through the Old Testament para mas mag-grasp natin. You know? Now, I teach Old Testament in seminary 3 hours every week for 16 weeks. 48 hours yun. Para mag-grasp natin Genesis hanggang Malakay and a little bit of the New Testament din. So umagang ito, mga 5 to 10 minutes lang.
i-compress natin para magets natin. Kasi mas ma-appreciate natin yung sinasabi ng Panginoon through the Apostle Paul pag nagets natin yung buong kwento ng Old Testament. So wala pong lalabas sa screen, yan lang ang makikita ninyo. Kaya makinig kayo sa kwento. Okay? Sasabihin yung katabi nyo, "Uy, listen to the story." Okay? Para magets natin. So, the story begins with God creating the heavens and the earth by the power of His word. Diba? Sabi lang yun, "Let there be light." Meron na. "Let there be trees. Let there be mountains. Let there be ocean. Let there be planets." Ganon, etc., etc. Until, at the end, ano, He creates mankind in His image. God created mankind. Parang nag-e-echo talaga ako. God created mankind in His image and in His likeness. So they had original righteousness. Anong ibig sabihin nun? Nung nilikha ng Diyos ang tao, wala tayong kasalanan. Wala. We were righteous in the eyes of God because He created us righteous in His image. Kasi ang Diyos mo lang kasalanan, tama? So nung nilikha tayo, wala rin tayong kasalanan. And He implanted in us the ability to create, the ability to think, the freedom in all of these things. So at the point of creation, and by the way, male and female nilikha ng Diyos. Lalaki, babae. At pareho silang made in the image of God. Okay? Hindi ibig sabihin na yung lalaki lang ang in the image of God, yung babae hindi. No. Pareho in the image of God. Unfortunately, ano nangyari? Mankind fell into sin. Nagkasala ang unang tao, si Adan at si Eva. And with that fall, original sin entered the picture. Wala pang kasalanan prior to that. Kasi nga, tayo ay righteous in the eyes of God. Pero dahil sa kasalanan na yun, every human being born afterwards, dala-dala na yung kasalanan na yun. So it does not matter kung anong lahi ka, kapag ikaw ay naipanganak sa mundong ito, may bit-bit ka na agad na baon. Ano yun? Yung original sin. Okay? So, this would reach its lowest point in Genesis chapter 6. Ito yung kwento kay Noah. "The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. And every inclination of His heart was only evil all the time." Wow! Grabe yung verdict na yun, ha? Lahat daw ng pag-iisip ng tao ay puro na lang mali, kasalanan, kadumihan sa lahat ng panahon. Imagine mo yun, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days of the year, paggising sa umaga hanggang pagtulog sa gabi, walang ibang iniisip kundi, paano kong gagawa ng kasalanan? So grabe yun na yung height ng kasalanan na yun. So what did God do? He wipes out humanity through the great flood. So yun yung bumagyo, 40 days, dinaig pa si Egay, at si, dahil si Egay yung Enlex lang ang binaha. No? Nabaha kami doon, na-stuck kami sa Enlex ng ilang oras noon. Galing kami Baguio more than a week ago. So, pero itong flood na to, the entire planet was submerged in water except for Noah, his wife, their three sons, and their wives. So, walo silang lahat. Sumakay sa isang napakalaking tawag ay ark, parang barko, no? At siyempre yung mga iba-ibang hayop na inilagay doon. So, start fresh. Beginnings, church, Noah's ark. Ayan. So, start fresh. Kayo ulit, magsisimula. Eh pero ano, dahil hindi pa rin nadideal yung original sin, sila din, ganun din ang kinahinatnan. So, even though they started a new human race, bit-bit pa rin nila yung baon nilang original sin. So, ayan na naman tayo. Kwentong tumutuloy sa Genesis hanggang tinawag ng Diyos ang isang taong si Abraham to start a new nation. From Abraham came Isaac. From Isaac came Jacob. Si Jacob, pinalitan ng pangalan ng Diyos. Anong ginawa? Israel. Yung kanyang 12 anak na lalaki, sila yung naging 12 tribes of Israel. To Israel, therefore, would be given the covenant of circumcision through the patriarchs. No? Yung tayong mga Pilipino na ginagawa tuwing summer. Okay? Na libre. Okay? Libre, tuli. Okay. Sa atin, yun ay physical or anatomical operation lang. Kumbaga, sa ospital, kung may pambayad, eh yung mga barkada ko nung bata kami, walang pambayad, sa barbero.
Okay. So, nako, wag na gagawin yun. Delikado yun, may infect pa. Okay, pero naalala ko yun nung panahon namin nun eh. Sino sa inyo nakakaalala niyan? Ang barbero, ang tagatuli ng mga bata. Okay, so, binigay ng Diyos yun as a symbol of the covenant of God. To Israel also was given the law of Moses, yung 12, 10 commandments na hawak-hawak niyang pinapanood natin sa pelikulang dalawang bato na ganyan, okay? Pero bukod dun sa 10 utos na yun, marami pa. There are 1,000 more rules and regulations. To Israel also is given the priesthood, yung mga pare. Sino yun? Si Aaron at yung mga Levites. To Israel also is given kingship, yung paghahari. Nagsimula kay Saul, pero si David ang talagang piniling hari ng Diyos. To Israel also was given the promises of God through the prophets. And finally, to Israel was given the promise of the Messiah to come. Na sa inyong lahi, lalabas yung Messiah. From the Jewish race, doon siya lalabas. So, Israel had all of the privileges from God. Lahat ng maisip mong pribilehyo nasa Israel na. Pero anong ginawa? They wasted every privilege. They were supposed to be the display, the splendor of God. Sabi sa Isaiah chapter 49, "You, my servant Israel, I will display my splendor." Ang gusto ng Diyos through the nation of Israel, ipakita sa buong mundo ang kanyang kaluwalhatian. Pero anong nangyari? Anong ipinakita nila? Puro kasalanan. Idolatry, immorality, lahat ng klase. So yung mga ibang bansa, imbis na ma-attract sila to worship the God of Israel, sabi niya, mas masahol pa yung mga yun ah. They're committing worse sins than us. So bakit namin gugustuhin to worship the God of Israel, eh meron din kami mga Diyos. Tapos sila naman, wala naman silang ipinapakitang kakaiba. Not only that, sabi rin ng Diyos sa Isaiah 49, "I will make you a light to the Gentiles so that my salvation will reach the ends of the earth." So, kita nyo ang puso ng Diyos, ano? Nagsimula siya sa Israel, pero hindi niya intensyon na yun lang. Gagamitin niya yung Israel para mag-ilaw sa buong daigdig, para ma-attract sila sa Diyos na sinasamba nila. Ang kaso, imbis na ma-attract, repel. Imbis na lumapit, lalong lumayo ang ibang bayan mula sa Diyos. So God's intention has always been to bring the nations to Him. So Israel failed in its mission. Yun talaga ang mission nila. Hindi nila nagawa. Pero alam ba ninyo ang plano ng Diyos? Maski na yung tao nagfe-fail, ang plano ng Diyos, tumutuloy-tuloy pa rin. Ano? Amen? So in spite of all of that, on one fine day that we celebrate as Christmas, in the fullness of time, sabing ganun, God sent His Son. Born of a woman through the Virgin Mary, son of a carpenter. So Jesus Christ was born, He would preach, He would teach, He would heal, and by His death on the cross and His resurrection, God fulfilled His true intention to display to the world His glory. So that sabi ni Jesus, "If you see Me, you've seen the Father. I came to bring to you, to display to you the heart of the Father." Kasi habang nagtutuloy yung history ng Israel, at syempre God in His holiness would bring judgment, no, on Israel and the nations, nagkaroon ng concept ang tao, lalong-lalo ng Israel, that God is an angry God. Palagi nalang galit. Hinihintay na magkamali ka. Tapos, boom! Yan. So, nagkaroon ng mindset na God is always angry. And then Jesus comes, and He's not. He invites people, come, come. He prays for people. He heals people. He shows them the love of God, and then He tells them pa nga, God so loved, sino? The world. Hindi niya sinabing, God so loved Israel. Sila lang. No, God so loved the world. Anong ginawa ng Diyos? He gave His who? His only Son. Siya, si Jesus. So that whoever will believe in Me, in Jesus, shall not perish but have everlasting life. Yun talaga ang puso ng Diyos para sa sanglibutan. So nung si Jesus ay nagmi-ministeryo nung panahon na yun, mapapansin natin na kung sino yung dapat nakaintindi, sila pa yung, sino to? Sino to? Sino yan? You know?
Samantalang siya yung fulfillment ng lahat ng isinulat at binasa at pinag-aralan ng mga Pariseo, nung lumabas na si Jesus, ayaw nilang maniwala. Pero, yung mga non-Jew, yung hindi Jew, sila yung uhaw na uhaw para kay Jesus. For example, a blind man in Jericho, hindi po siya Israeli, siya ay Jordanian. Sumigaw siya, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Imagine mo yun. Hindi siya Jew, pero tumatawag siya, humingi siya ng tulong kay Jesus. So ano ginawa ni Jesus? Pinagaling. A Canaanite woman na may anak na demon possessed, sabi niya, "Lord, Son of David, have mercy on me." Again, non-Jew. Pinagaling ni Jesus yung anak. A Roman centurion. Sabi niya kay Jesus, ganito pa ang kumpiyansa niya. Nung sinabi ni Jesus, "Sige, pupunta ako sa bahay mo para pagalingin natin yung servant mo." Anong sagot ng Roman centurion? "You don't have to come to my house. Just say the word and I know my servant will be healed." Alam mo, sabi ni Jesus, pambihira. Yung sariling Jews, Jewish people, walang faith. Itong mga to, hindi sila Jew. Sila pa yung nananampalataya sa akin. And so tuloy-tuloy ang kwento hanggang nga si Jesus, he displayed the glory of God through his death and his resurrection. So, balikan ngayon natin yung Ephesians. So, ngayong nabuo na natin yung kwentong yun, para mas ma-appreciate natin kung ano talaga yung sinasabi ni Pablo, babalikan ngayon natin. So, Ephesians chapter 3, verse 1. "For this reason," ano yung reason na yun? Ibig sabihin yung kinwento ko kanina, in 10 minutes, no? "For this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles." Gusto kong magets ninyo to eh. "Because you've heard the administration of God's grace that was given to me for you, the mystery I made known to me by revelation, as I've already written briefly." So yung misteryo na hindi nila gets before, hindi nila intindi before. Yung akala ng Israel, sila lang. Yung akala ng Israel, kami yung chosen people, wala nang iba, kami lang, di kayo kasali. You know? In fact, sobrang ganun ang tingin ng Israelite sa kanilang sarili, pati yung half, yung Samaritan, half and half. Okay, half Jew and half dahil nalahian ng iba. Pati yun, in-exclude na ng Israel. So, bawal. Dito yung pure lang, yung pure. Yung purong-purong 100% blood na Israel. Sila lang ang, kami lang ang ligtas. Wow! Ganun silang ka-narrow-minded. Samantalang, sinabi na ng Diyos through the prophets, "I want to bring my salvation to the ends of the earth." Pero for Israel, wala kaming pake to the ends of the earth. Wala kaming pake doon. Kami lang. So sabi ni Pablo, eto ngayon, pinapaliwanag ko sa inyo, ha? That this mystery is now being revealed. Verse 4, "In reading this, you'll be able to understand my insight." Nagets ko na, sabi ni Pablo, kasi si Pablo, numero uno rin yan eh. Diba? Bago siya naging Apostol Pablo, sino siya? Si Saul. At ano ang kanyang mission sa buhay? Hanapin lahat ng Kristiyano at ipapatay, ipakulong, ipapatay. Kasi para sa kanya, kami lang mga Jew. Ang pupunta ng langit, wala nang iba, kami lang. So lahat ng sumusunod dyan kay Jesus, lalo-lalo na yung mga hindi Jew, ipakulong, ipapatay. Ano nangyari sa kanya? Habang nakakabayo, papunta sa Damascus, Syria, nagpakita sa kanya ang buhay na Jesus. Nahulog siya sa kabayo, nabulag, sabi niya, "Ano nangyari sa akin?" Tapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Saul, Saul." And somehow instinctively, sabi niya, "Lord." Wow. Hindi nga siya naniniwala kay Jesus, pero all of a sudden, ano yun? The Holy Spirit is already bringing conviction to his heart. Uy, yung pinipersecute mo, "I'm the one you're persecuting." Paano kitang pinipersecute? Hindi na makita kilala. Kasi every time mong gagawin yan sa aking mga anak, mga alagad, ako yung iyong inuusig. Di ba no? Yun ang sabi ni Jesus eh. "Whatever you do to the least of my brethren, you're doing it to me." So kung inuusig mo ang mga Kristiyano, sinong inuusig mo? Ako, sabi ni Jesus. Tapos sabi ni Saul, "What am I supposed to do?" Ito, binigyan siya ng mission ng Panginoon. "I will make you a messenger to the Gentiles." Hallelujah. So verse 5, "This was not made known to people in other generations, but now, revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets."
This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members of one body, sharers together in the promise of Christ Jesus. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given through the working of His power. Verse 8, although I'm less than the least, ako yung pinakamababa, but this grace was given to me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ. And to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God who created all things. His intent, ito talagang gustong mangyari ng Diyos, was that now through the church, kasi ang church, halo-halo tayo, Jew, Gentile, Filipino, Korean, Japanese, Chinese, American, lahat kayo, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms according to His eternal purpose that He accomplished in Christ. And then, ito po yung the mystery. Ano yung mystery? Pakipaliwanan lang, Pastor. Ito na. The mystery of the gospel is this. The way to God's presence is now open through Jesus Christ. And everyone, Jew or Gentile or any other nationality, male or female, young or old, rich or poor, can now enter God's presence with confidence and no shame and receive His mercy, His grace and salvation. Amen? Lahat po tayo, ini-invite na ng Panginoong Jesus. Bukas na yung pinto, pwede na kayong pumasok. Anong pambayad? Walang bayad. Anong ticket? Si Jesus lang ang ticket. Nananampalataya ka ba? Oo, di pasok. Pwede na. Kung si Mike Enriquez nandun sa pinto, sasabihan niya sa iyo. Pasok! Nananampalataya ka po kay Jesus? Pasok! Ephesians 3.12, basahin natin. In Him, that's Christ, and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Look at this parallel passage in Hebrews. Let us then approach God's throne of grace with confidence, walang shame, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Hallelujah. Sabihin mo malapit sa iyo, pwede na tayong pumasok sa presensya ng Lord? Pwede na. Pwede bang humingi? Oo naman. Di ba sabi ni Jesus, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened. So Jesus is giving us permission. Come, enter, ask, approach. Kasi ang Diyos niyong Ama sa langit ay hindi yung galit na Diyos na naghihintay lang at bubuntalig ka. Okay? Hindi. Through Jesus Christ, He is inviting us in. Isn't that wonderful? Eh, Pastor, hindi naman ako Jew. Yun na nga eh. Yun ang punto ni Pablo. You don't have to be of a certain nationality. Hindi rin ako mayaman. Hindi rin problema. Naku, Pastor, kung alam mo lang ang buhay ko sa lahat ng kabulastugang pinagagawa ko, alam naman ng Diyos yun eh. Ako hindi ko alam. No? Pero alam ng Diyos yun. Lahat ng kasalanan ginawa mo na wala nakakaalam, maski sarili mong pamilya, hindi nila alam. Pero ang Diyos alam. Pero alam nyo ba, minahal pa rin niya kayo? Imagine, ano? Eh, we live in a society na pag malaman ng ibang tao yung mga pinagagawa mo, ika-cancel culture ka. Tatanggalin ka na. Ayoko na kay Pao. Dati akala ko mabait yan. Hindi pala. May napanood akong video eh. Kasi sumisigaw-sigaw siyang ganun. Hindi, wala namang audio, pero akala ko, nagwa-worship yung tao, pero akala mo galit. So, ayoko na sa kanya. Pero ang Diyos, alam naman niya lahat ng baho natin sa buhay. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos. At sinasabi niya sa atin, the door is open. You can come. Tayo nga po tayong lahat as our worship team comes. Hallelujah. Praise be to God. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Sa umagang ito, I really want to invite anyone who has a burden, who has a need, no? And we have time. It's okay. We're going a little bit over time. That's fine. Sapagkat kung kayo sa umagang ito ay merong kayong dinadalang kabigatan, problema, kung ano man, na parang minsan nahihiya tayong ilapit sa Diyos. Kasi iniisip natin, Pastor, parang mas marami pang tao, mas mabigat yung problema nila eh. Yung sakit nila, ganito. Yung utang nila, ganyang kalaki. Yung ganito, ganyan. Ako, parang hindi naman ganun. Sister Barbara and I had conversations like that many years ago. Parang feeling namin nakakahiya naman lumapit sa Lord. Parang, di ba, ang problema ng mundo, ganun. Ikaw, problema mo, ganyan. Eh, kaso sabi ni Lord, come. Wala namang sinabing, come only if you have cancer. Pero kung ang sakit mo ay iba, huwag ka na lumapit. Wala namang ganun. Wala rin sinabing, come only if your financial need is 1 million.
Pero kung bababa doon, huwag ka na lumapit. Walang ganun, kapatid. Any burden, we can bring to the Lord. Hindi natin kailangang ikahiya. Basta nakakahiya, malaman na. Listen, all of us have had to come before the Lord and say, Lord, hindi namin pala kaya. Akala ko kaya ko. Hindi pala. Akala ko I can handle it on my own. Hindi pala. And then I realized, kung ilalapit ko sa Diyos, God already made a way. And He has the solution. Amen. Panginoon, kumilos ka sa puso't isip namin. Ikaw ang nakakaalam kung ano yung mga dinadala namin. Lord, wag naman sana na pag-uwi namin, dala pa rin namin ito. Lord, today, gusto namin ilapit sa iyo at ibababa namin ito dito sa harapan, sa altar mo, Panginoon. Para nang sa gayon, we can leave the church service later free of this burden. Because ang sabi mo, Jesus, come. Ang sabi ni Apostol Pablo, we can approach with confidence. Ang sabi sa Hebrews, we can approach with confidence and we can ask mercy and grace in our time of need. Sa oras ng pangangailangan, pwede kami lumapit sa Panginoon. Bukas na ang pinto, pwede na lumapit, pwede humingi sa pangalan ni Jesus. We will worship the Lord and wag po kayo mahiya. If you need prayer, we will be here. Your pastors will be here. We'll pray for you. The leaders will be here. We'll pray for you. Huwag po tayong mahiya. Lapit po tayo. Let's worship God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise be to God. Ano man ang burden ninyo, mga kapatid, or kung may kakilala kayong iba na may burden, you can stand as their representative in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. God, what a Savior. Yes, Lord Jesus. Isn't He wonderful? Any one of us can come. Okay, mahiya, mga kapatid. If you need prayer, huwag ninyong soluhin ang problema sa buhay. God is here to lift your burden from you in the name of Jesus. Thank you, Jesus. I'll go down here so I can pray for you. Lumapit lang po kayo. I want the opportunity to pray with you and for you. Come. Anyone else? Maski na po sino, bata, matanda, kayo man ay bago sa ating church dito, or matagal na kayo dito, it doesn't matter. God loves you. Mahal kayo ng Diyos. At ang Panginoong Jesus ay narito para tulungan tayo sa ating oras ng pangangailangan. Yes, Lord Jesus. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing alleluia. Christ is risen. Sing it one more time. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. This is your opportunity. I want to pray for you. If you need healing, physical healing, we pray for you. Kung kayo may dinadalang karamdaman, physical. Kung kayo may problema sa pamilya, kayo may problema sa trabaho, sa business, na nailangan kayo ng panibagong trabaho. In the name of Jesus, huwag po natin suluhin yan. Pwede natin ilapit sa Panginoon. Thank you, Jesus. Huwag po tayong mahiya. Lalaki, babae, matanda, bata, we can come. We can come. And we will pray with you. Thank you, Jesus. God bless you. The Father's arms are open wide. Forgive. We still have time. Hindi po tayo nagmamadali. Sapagkat ang presensya ng Diyos sa inaayong biyaya ng Diyos ay Kanya pong ibinibigay sa Kanya mga anak sa umaksa. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. The Father's arms are open. The rest of us just worship the Lord. Forgiveness, yes, Lord. Was bought with the precious blood of Jesus. Oh, come to
the altar. The Father's arms are open wide. Pwede tayong lumapit, sinasabi ni Jesus, come. Sinasabi ni Apostol Pablo, come. You can approach. You have access. The way is open. The door is open. Pwede tayong lumapit sa Panginoon. Thank you, Jesus. Forgiveness was born with precious blood. We're continuing to pray for those in front, no? But for the rest of us, can you just lift your hands to God? And for whatever reason, kung kayo po may dinadalang kabigatan pero nahiya kayong lumapit, ngayon nyo sabihin kung saan kayo nakatayo. God, our Father, is here listening to us. Whisper to Him your burden and your needs. Sabi mo, Panginoong Diyos, lumalapit ako sa iyo. Ito po ang dinadala ko. Hindi ko alam paanong masusolusyonan. Akala ko, simpleng bagay pero parang nagkaroon na ng sanga-sanga na iba-ibang bagay at ngayon, Lord, I'm overwhelmed. Parang napakabigat. Nalilito na ako, Lord, kung papaano. So lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Humihingi ako sa iyo, Lord, ng iyong biyaya, ng iyong strength, ng iyong wisdom para malaman ko kung anong gagawin. Kalakasan, Lord, sa aming katawan. Pati na rin, Lord, sa aming puso't isipan dahil nababalisa na kami minsan, Panginoon. We're worried, we're anxious, we're stressed. At nararamdaman na rin ang katawan namin, Panginoon. Nagkakaroon na kami ng migraine, nagkakaroon kami ng ulcers. At pati sa pamilya, minsan nagkakaroon na ng mga hindi magandang pagsasalita. Dahil kapag kami may dinadalang ganung klaseng problema, minsan pati yung relationship na apektuhan. Lord, you know everything. And you said, ask and you will receive, seek and you will find, knock, the door will be open. So kami ngayon, Lord, ay humihingi, kami ay naghahanap, kami ay kumakatok sa pintuan mo, Panginoon. At ang sabi mo, we can approach you with freedom and confidence. No shame, no condemnation, no embarrassment. Pwede na kaming lumapit sa iyong presensya, Panginoon. Jesus Christ made a way. He opened the door and He's saying, come. Lord, biyayaan mo rin ang bawat isa rito ng iyong kaligtasan. Those online, if you're watching this online, I pray right now, wherever you are in your home, that the Holy Spirit will also just minister His strength, His grace upon you today. Lord, salamat na maski na ano pa kaming lahi, whatever nationality we have, whatever our background, Lord, whatever educational status, kung kami man ay mataas ang pinag-aralan o hindi. Whatever our social status, kung kami man ay nasa taas ng lipunan o nasa pinakamababa. Anumang bagay, Panginoon, ang aming estado sa buhay. You have opened the door for us. Walang diskriminasyon sa mata ng Diyos. Maski na sino, pwedeng lumapit, pwedeng humingi, pwedeng tumanggap ng mga biyaya ng ating Panginoong Diyos. And so, Lord, thank you. All glory, honor, and praise is yours alone. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. God bless you. Have a great week ahead po. Amen and amen. Meron pong kape sa labas. Kung gusto nyo magkape-kape muna doon, you are more than welcome. Praise God. Thank you for joining our worship service today.
We hope that the praise and worship of God inspired you. We hope that the prayers uplifted you. And we hope that the preaching of God's word encouraged you and challenged you to live a life according to God's purpose for all of us. I hope that every week you will join us in worship online and that you can share this to your family and friends, classmates or office mates or neighbors, so that together we may come before the Lord praising Him for all that He has done, giving thanks and praise to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord. God bless you. See you again next Sunday.